my YouTube channel. So for today's video, ay gagawa na naman tayo ng another product review. But before that, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng nakasubscribe, kasi di ko talaga ina-expect na napakabilis talaga, na every week talaga nadadagdagan ng 100 subscribers. So thank you guys sa lahat-lahat ng mga sumusuporta, sa lahat-lahat ng mga nagme-message sa akin, and sa lahat ng mga nagsasabi ng mga inspiring words. Na-appreciate ko yun, and alam nyo na yun kung sino kayo. So thank you. Thank you. Papasalamat ako kasi lagi na lang ako sa voiceover nagpapasalamat. So ngayon, alam nyo na. So papasalamat ako, hindi man personally, pero ayun, thank you talaga. Thank you. Kapag naka 1K subs na tayo, magpapa-giveaway ako. Pero huwag kayong mag-expect na na bongga yung giveaway. Kung ano yung na-giveaway ko, yun lang yung nakayanan ko. So, huwag kayong mag-expect na bonggang-bongga, na madami, na mamahal yung mga products. So, siguro yung ipapag-giveaway ko is yung mga madalas kong gamitin na recommended ko, na kahit mura siya, maganda na yung quality niya. So, yun yung ipapag-giveaway ko. So, huwag kayong mag-expect, guys, ha. Kapag naka 1K subs na tayo, magpapag-giveaway ako. I promise. Kung hindi pa kayo aware sa aking Instagram account, ilalagay ko dito sa baba. At ngayon nga na gumawa ako ng Facebook group sa Facebook, malamang Facebook group nga, di ba? Sa Facebook, kung gusto nyo sumali, guys, i-leave ko rin yung link sa description down below, para naman lalo tayo maging close, lalo tayo makapag-interact sa isa't isa. And makakilala din kayo ng iba't ibang tao na sinishare yung same interest, which is yung calligraphy. So, para hindi lang sa akin kayo makapulot ng mga skills, ng mga techniques, ng mga style, kundi dun din sa iba. So, ililive ko yung description. Ililive ko yung link ng Facebook group natin. Wait lang. Nagko-coffee kasi ako ngayon eh. Kasi para gising na gising ako kapag nagsasalita dito. So, kung bago lang kayo sa channel, guys, at kung gusto nyo matuto ng calligraphy or interested kayong matuto ng calligraphy, subscribe to my channel for more videos, and tignan mo na rin yung other videos ko na nandito sa channel ko, and I hope makatulong yung mga videos ko. So, yun. Start na tayo sa ating product review. So, alam nyo naman na ang review natin ngayon for today is the Tombow Dual Brush Pen. Ang pinakasikat sa lahat. Yan, ito. Ang pinakasikat sa lahat, pinaka-pinapangarap ng lahat, pinakamahal, isa sa mga pinakamahal na nakita kong brush pen is itong Tombow. So, ito yung pinaka-pangarap talaga eh. Diba? So, dapat may apat na parts tayong itatackle, 'di ba, sa ating product review, which is yung packaging, yung price, yung product, and yung swatches. So, dako tayo sa packaging. So, ito yung packaging niya, guys, and plastic siya. Tapos, may kita niyo yung mga available na colors sa isang palette. And sinasabi dito is Tombow Dual Brush Pen Primary Palette. Kasi, guys, marami silang mga palette. Meron silang primary, meron silang secondary, meron silang landscape palette, meron silang portrait palette, galaxy palette. So, madami sila. Pero kung gusto nyo ma-experience lahat ng mga colors nila is bili kayo ng 96 colors, which is 11,000 plus ata. Isang set, no? 96 colors na. So, ayun. So, sabi din dito is brush and fine tip in one pen, water-based, blendable, acid-free. So, totoo naman yung brush and fine tip. Ito yung brush tip, tapos ito yung fine tip nasa baba. And then, water-based, tingnan natin mamaya sa ating swatches, sa ating part 4, and kung blendable ba siya. So, sa likod naman, ang nakalagay is yun lang, yung mga description niya lang. So, ayun. So, ito yung packaging niya, guys. And
wala akong problema sa packaging kasi nakasil talaga siya, guys. Kahit ano, kahit walang scotch tape, gano'n nakasil. Tapos mahirap siyang buksan. Tingnan nyo. Ayan, no? Naka-ano siya dyan, no? Ayan, sana makita nyo yan. And nakikita nyo naman, naririnig nyo naman na talagang naka-seal talaga siya. Ayan, no? Yan. Ta-da! Yan siya, guys. And, ayun. Ito lang siya, packaging. So, wala naman akong problema dito kasi as long as okay yung product, sabi ko nga sa mga, ano ko, last video ko, as long as okay yung product na nasa loob, wala na akong problema sa packaging. So, ayun. Dako na tayo sa kanyang price. So, dahil nirigalo nga lang sa akin at nakalimutan ko mag-research bago ako gumawa ng video, lalagay ko na lang dito sa baba yung actual price niya. Pero, ang guess ko is 1,100 per 6 sets. Pero, may mga nakikita ko sa Lazada na nagbebenta nito na mura. Ay, Lazada, sorry. Sa Shopee, na mura lang siya. So, hanap-hanap na lang kayo dun, guys, sa Shopee. And half the price ata. And, ayun. So, 1,100 siya. Yun yung ano, yun yung ata yung sinabi ng nagregalo sa akin. Yun, 1,100 siya. And may nakita din ako sa Shopee and may napagtatanungan din ako na per piece niya is 150. Biruin niyo yun, guys. 150 per piece. Compare niyo sa Faber na ay sa Artline Sticks na 37.75 per piece. Ayon sa isang comment dito sa mga videos ko na, di ba, napakamahal niya talaga, 150. Yun. Saan makakarating yung 150 mo? Sa isang tombo lang. So, ayun, medyo pricey siya. So, hindi ko siya recommended sa mga beginner na pagpraktisan kasi hindi siya yung basta-bastang brush pen na 150 pagpapraktisan mo lang, no? No, mas maganda na magsimula kayo sa mga Faber, yung mga pang-beginner talaga na brush pen. So, yun yung price niya. Nilalagay ko nga dito kung magkano talaga. Or kung ano yung makikita ko sa Lazada or sa Shopee. Shopee siya sa Dako na tayo sa third part. Sa third part ng ating product review. So, ito yung itsura ng mga brush pen. So, yan. May kita mo talaga or mahalata mo talaga. Yan. Nakikita. So, makikita mo talaga na pag hinawakan mo siya, mamahalin siya. Maganda yung quality niya. Tsaka maganda yung feels. Tsaka malaki siya, guys. Kaya hindi kayo mabibitin. Kahit gano'ng kalaki yung kamay nyo, hindi kayo mabibitin dito sa Tombow. So, ito yung itsura niya. And yung sa akin is, yung meron ako is 6 colors lang. And ito yung green, which is number 245. Ruby red ata to eh. Red ganun. 847, number 847. Orange, number 925. Tapos, yellow, number 55. And blue, light blue, 476. Yun. So, kaya may mga number dito, guys. Kaya hindi siya colors na nakalagay dito. Kasi naiintindihan ko naman. Kasi ikaw ba naman, 96 colors ang available mo. Mapapangalanan mo ba yung lahat? So, mas better kung number nga naman yung nilagay dito. So, ito yung itsura ng product natin. Yan. So, ito, kiniklaim niya na dual brush pen. So, totoo naman talaga na dual brush pen. So, kapag binuksan mo to, tada! So, ito yung tip niya. Yan, napaka-pointy. And nylon din pala yung tip niya, guys. So, napaka-flexible ng tip na to. Tapos, ito yung fine tip niya. Yan. Yan, nakikita nyo ba? Yan. So, fine tip. So, napaka-flexible ng tip niya and napaka-smooth. So, may kita nyo naman sa swatches mamaya. And, ayun. Ito siya. Ta-da! So, 6 na colors lang. So, may karapat na naman akong i-review na to kasi ganito rin naman yung quality ng ibang mga brush pen nila. Ayun, ganito rin naman eh. Iba lang yung kulay, kaya ayan. So, joke lang. So, sa swatches na tayo, guys. And itatry natin yung brush tip niya and yung fine tip niya.
So next, isa-try natin yung blendability niya. Kung blendable ba siya and kung madali ba siyang i-blend. So, ginamit ko dito is yung kulay orange and kulay red. Tapos, yung brush na dinip sa water. For the last part guys, is titingnan natin kung water-based ba siya or washable ba siya. And guys, nakita niyo na yung mga swatches nito, nakita niyo na kung blendable ba to and kung water-based ba siya. So unang-una, mga swatches. So sa mga swatches nito guys, itong colors na to, napaka-pigmented ng colors niya and napakaganda. And ito yung brush pen na kapag sinulat mo siya sa isang glossy or sa vellum board na papel, is mag-create siya ng ombre effect. Kasi napaka-pigmented nga, napaka-vibrant ng colors. Tapos, alam mo yung pag bumili ka nito, sulit na sulit to. Kasi nga, maganda naman talaga kasi yung quality niya. So, yun yung mga swatches. Wala akong na yung problema kasi sobrang ganda. And ang smooth niyang ipang sulat. Yun. So, sa kung blendable ba siya, nakita nyo naman guys na super duper blendable na ang ganda nung pagka-blend niya, di ba? Nakita nyo naman yun. And basta maganda talaga kasi yung quality nito. So, blendable siya. And kung washable siya, nakita nyo naman na washable din siya. So, totoo yung kiniklaim niya na water-based siya. So, kung acid-free, kung hindi ko yun maano ngayon kasi hindi ko maano kung paano. So, water-based siya and blendable naman siya. And napakaganda ng color pigment niya. So, vibrant. So, kung marirecommend ko ba sa inyo to guys, syempre marirecommend ko. Pero, kung beginner pa lang kayo at naghahanap kayo ng mga brush pen na pwedeng pag-practicean, hindi ko to recommend it sa inyo. Unless may budget kayo or hindi kayo masasayangan sa 1,000. Excuse me. Hindi kayo masasayangan sa... Wait lang. Hindi kayo masasayangan sa 1,000, ganon, 150 per piece. Pwede nyo pag-practicean to, pero... Kung para sa akin lang, kung budget lang yung pinag-uusapan, ganun. Kung para sa akin lang guys, hindi ko marirecommend to para pag-practice nyo kasi napakamahal. So, tsaka nyo na lang pabilhin kapag okay na kayo sa mga thick strokes, okay na kayo sa mga thin strokes. Pero hindi ko naman sinasabi na wala kayong karapatan na bumili nito kapag hindi nyo pa namamaster yun. Nasa inyo naman yun guys. Pero yun lang yung advice ko na kapag... nagpa-practice pa lang kayo at naghahanap kayo ng brush pen na pwedeng pag-practice. Nandiyan naman si Faber, nandiyan si Artline, nandiyan si Crayola Super Tips. Madaming mga alternative na mga brush pen na pwedeng pag-practice. And tsaka na lang kayo bumili nito kapag okay-okay na kayo sa mga thick and thin strokes sa muscle control ng kamay nyo. So, ayun guys! That is it for this video guys. I hope may natutunan kayo and I hope may naano kayong information or nakalap na information dito sa video na to and I hope hindi kayo na bored. So yon. So thank you guys for watching and kung bago pa nga lang kayo sa channel ko, make sure na subscribe to my channel and kung may gusto kayong ipagawa or kung may gusto kayong malaman, ganon, just comment down below and I'll do my best to do it. Yon. So itatry kong gawin yon and yun guys, thank you guys for watching and if you like this video, just give it a thumbs up and ayun, thank you sa lahat talaga and I'm so grateful. Thank you talaga, thank you, thank you, thank you and yun nga guys, yung Facebook group natin, i-leave ko yung link down below, yung IG ko, yung Facebook page and lahat-lahat na. So, kilala nyo na ako. So, yun guys. Thank you guys for watching. And God bless. And happy lettering! Bye-bye!
So, at the end of this video pala guys, ay papakita ko na naman yung mga featured artworks nyo. So, thank you ulit kasi nakipag-participate kayo and I didn't expect na merong mga magpapasa, ganun. Kasi matagal ko nang sinabi yun, matagal ko nang ginawan ng video yun. Tapos, ngayon lang may nagpasa, ganun. Ngayon lang, recently lang. So, thank you. Lalo na dun sa pinakauna talaga nagpasa. Tandang-tanda ko pa siya. So, ayun, thank you guys sa mga nakiparticipate at magpa-participate pa. So, For the next slide, papakita ko yung mga featured artworks and tapusin nyo yung video guys para makita nyo yung i-next na Bible lettering nyo. Ha? Tapos, per week mag-feature ako, then next week ulit na next video, iba na naman yung i-feature ko. Ganun na lang para hindi tayo matambakan and para ano naman, updated yung mga ipopost ko. So, thank you guys and bye-bye ulit! Happy lettering!